ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Pops J, sa araw na to, Pebrero 21 taong 1848, lumabas ang aklat na Communist Manifesto na sinulat ni Karl Marx, katulong si Friedrich Engels. Walang duda na ang Communist Manifesto ang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang dokumentong pampolitikal sa kasaysayan. Ang sabi ni Marx, ang kasaysayan daw ng lahat ng lipunan ay kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. At ang kapitalisang lipunan sa huli ay papalitan ng pamumuno ng mga manggagawa. Isang lipunang pantay-pantay at walang pribadong pag-aari. Nagtatapos ang manifesto sa isang panawagan na magkaisa ang lahat ng manggagawa. Walang mawawala sa kanila, kundi ang kanilang tanikala. Nothing to lose but your chains. Mga Pops, yung kasagsagan naman ng Cold War ng dekada 50 ay may mahigit 25 bansa sa buong planeta na komunistang sistema. Sa pangunguna ng pinakaunang bansa sa kasaysayan na sinubukan ipatupad ang modelo ni Marx, ang Unyong Soviet o Soviet Union. Ngayon, 5 na lang. Pwede mong sabihin na sumablay sa ilang prediksyon si Marx, pero mas kamangha-mangha ay yung mga puna niya tungkol sa kapitalismo na mukha raw nagkakatotoo ngayon. Pero mga Paps, noong 1986 snap elections, panira ni Ferdinand Marcos laban sa oposisyon, kapag nanalo raw si Cory, tayo'y magiging isang komunistang nasyon. Ngayon mga Paps, sa 2022 na karera, ang nakaupong presidente may matinding pangamba na si Marcos Jr. daw at si Lenny ay posible mga pro-komunista. Ano ba talaga kuya? At yan ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita.